Oh. Anong ginagawa mo dito? Kung pumunta ka dito para manggulo, kahit asawa ka pa ni Mayor. That's not why I'm here. Actually, nandito ako para mag-thank you. Lalo na kay Rica. Para sa ginawa niya. For Raven. Kay Rica ka dapat magpasalamat. I will. Pero nandito rin ako para makiusap sa inyo. Magulang sa magulang. Nanay sa nanay. Kung pwede sana, wala nang ibang makakaalam pa sa nangyari kay Raven. Dahil malaking kahihiyan to para sa kanya kapag malaman ng mga tao. Pero yung kahihiyan ng anak namin, ni minsan hindi nga naisip ng pamilya mo. I'm not asking for me. Alam ko pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, ay wala akong karapatan na humingi ng kahit ano sa inyo. So you can hate me all you want. Gawin ninyo ang lahat ng gusto nyo gawin sa akin. Hindi ako aalma. Tatanggapin ko ang lahat. Pero nakikiusap ako. Please, spare my daughter. Dahil ayoko nang dagdagan pa ang pinagdadaanan niya ngayon. Hindi mo kami kailangang pagsabihan. Hindi namin ipagkakalat. Hindi kami ganong klase ng tao. Yung nangyari sa anak namin, hindi namin yung gusto yung mangyari sa anak ng iba. Anak, please. Hindi ko po matatanggap yan. Anak, para sa'yo talaga ito. Kung dahil po ito dun sa tulong ko kay Raven, hindi na po kailangan. Anak, hindi. Hindi bayad ito. Hindi suhol ito. Kahit ito man lang, sana hayaan mo kong ibigay ito sa'yo. Anak ko, hindi ko sumaan. Ganito siya dahil sa akin. Ganito siya dahil ako'y ama niya. Anak, please. Are you okay? Pasensya na po kayo, sir. Dumating dito si Mayor sa office. Palagi na lang nanggugulo yung personal stuff ko dito. That was out of your control. Hindi mo kasalanan yun. Katulad ng hindi ko kasalanan yung pagsugod dito ni Raven, I'm sure iniisip niyo parati na lang gulo yung dala ko dito. Sana po, hindi kayo magsisi sa pag-hire niyo sa akin. Hindi ako magsisisi na hinire kita. Sakit na. Pa kayo uwi, sir? Pauwi na rin. Sige, mauna na. Papauwi ng lahat ng
Sa muling pagsikat ng araw ay naroon ako. Naroon ako, pangako. Ikaw. Ikaw dapat ito. Pero anong ginawa mo? You were too busy looking for your daughter. What did you expect us to do? Hayaan na lang namin mapahamak ang anak namin? Mabuti mo nga kung ganun. Para natuto ng leksyon. I will not tolerate weakness in this family. There is a difference between weakness and sickness. May sakit ang anak namin. Tulong ang kailangan niya. Yan. Yan ang hirap sa henerasyon nil. Ang bisyo at kabubuhan ay tinatawag ng sakit. Ang daming excuses dahil yun sa pagpapalaki ninyo. Send her abroad. Doon siya mag-recover. Ayokong siya pa ang makasira ng pangalan ko. No! I will not send her abroad. And I will not treat her na para siyang kahihiyan na dapat itago. Ngayon kami kailangan ng anak namin. And we will not abandon her dahil lang sa sinabi niyo. Raven's recovery will not be a problem, Papa. Sisiguraduhin namin ni Troy. Kaya nga po ako nagpunta sa bahay ng mga sikat kanina para makiusap sa kanila. And they gave me their word. Babaliwalain niyo lahat ng pinaghirapan ko para lang sa isang... Lang? Anak namin ang pinag-uusapan dito. At obligasyon ng isang magulang ang alagaan ng kanilang anak. But why am I not surprised? You would not know anything about that. Dahil wala kayong alam sa pagiging magulang. Audrey, let's go. Let's go. So, sinabi mo kanina, ilap ka na dyan sa kadate mo? How did you know? Exactly. What the hell, dude? I'm on a date. Did the light fall on her a certain way? Bumis ba yung heartbeat mo nung bigla siyang umiti sa'yo? May nag-spike pa ng drink mo? Imposible mong malasing ka sa juice. So ano nga? How did you know? Dude, pwede mamaya na. Baka bumalik mo yung date ko eh. Sige na lang. I think I made a mistake. Are you kidding me? Mistake? Yung sinabi ko kay Rika na maging professional na kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung paano babawian. Kasi pumayag na siya. So, gusto mong bawiin yung sinabi mo? Kasi, you feel like an idiot seeing na may pinagdadaanan siya at hindi mo siya makausap tungkol doon? And you just want to be there for her, even if that means your own feelings won't matter? And it's okay. Kahit maging unrequited yung feelings niyo. Kasi siya at feelings lang niya ang importante. Nax! In love ka? Kasi gets na gets mo yung feeling eh. Congrats ah. Sino yung girl? Tay. Oh, Nax. Te, di humahula ako sino nagpunta dito kanina. Asawa ni Mayor. Hindi naman huba ng gulo? Hindi naman, Nak. Nagpasalamat lang. Dahil daw dun sa ginawa mo para sa anak niya. Magandang araw. Pinuntahan din huwa ako ni Mayor kanina sa office. Salamat din po. Yun lang. Yun lang.
Sir Nis Ramones. Good to see you. Hi, how is she? Is she eating well? Kasi we actually brought all her favorite food. Of course, I'll make sure she gets them. Susie, pakidala ang mga pagkain kay Miss Ramones. Like what I mentioned during our phone call, she's responding well to her detox program. It's good that you brought her in early dahil hindi pa ganun kalala ang cravings niya. It only took her a couple of days to treat her withdrawal symptoms. Oh, that's amazing news, Dr. Lee. So, kailan namin siya pwede makita? Next week siguro. While her response has been nothing but positive, but there's still a lot of issues she needs to work through. We have already started her counseling, so I'll update you regularly. But I also want to talk to you about your plans once her treatment is done. You need to prepare for it ngayon pa lang. Raven needs a stable environment once she gets out of rehab. We're on top of it, Doc. Salamat. Excuse me for a moment. I just need to check on a patient. Thank you. Thank you so much. Marami tayong kailangan ayusin. Lahat ng pwede makatrigger kay Raven, alisin. We can work in our office over the weekend. Thank you. Thank you for taking care of this. Tsaka... thank you rin dahil pinagtanggol mo ako kay Papa kagabi. Kahit na alam naman nating tama siya. That this is all my fault. Kasi naging pabaya akong ina, di ba? Audrey, do not listen to anything Papa says. Hindi makakatulong sa atin yan ngayon. Iisa lang dapat ang focus natin. And that's Raven. We need to fix this. She does not deserve this. We will fix this together. Good morning, Mom. Ganito ba talaga kahirap to? Sana po sinabi niyo na lang. Sinabi ko.
Baka hindi mo narinig. Ano, kakanta na ba ang theme song? Sir Axel, pwede ko po kayo makausap? Tumatakas ka ba kay Kyle? Ha? Hindi, oh. Actually, may tatanong lang ako sa'yo. Di ba nakwento mo na iniwan ka ng nanay mo? Paano kung bigla siyang bumalik, tapos bigyan ka niya ng regalo? Tapos yung regalo, hindi basta kung ano, ha? Hindi pera. Yung tipong mas importante, yung binili niya yun para sa'yo nung bata ka pa. Tatanggapin mo ba? Makikinig ka ba sa mga sinabi niya? Nanay ko? Ba't naman ako maniniwala sa kanya? At kahit anong ibigay niya sa akin, wala akong tatanggapin. She has forfeited any right to give me anything the day she left me and my father. Yun ba yung gusto mong marinig? Actually, yun naman yung tamang sagot. Siguro nung umpisa, yan din yung isasagot ko. Pero ngayon kasi, sa dami ng nangyari, parang di na ako sigurado. Alam ko naman na mali, lalo na pag nalaman ni nanay at tatay, masasaktan sila. Lalo siguro si tatay. Ang sama kong anak, no? It can never be anything bad, Rica. Ganyan ka makatingin. I just remembered. May kailangan pala akong gawin before our meeting. Tara na. Bea. I hope you can write a review too. If it's okay with you. I mean, no pressure. Kung may free time ka lang naman. Oo naman. Kahit di mo naman sabihin, gagawin ko naman talaga eh. Ang sarap-sarap kaya nung cheesecake. Sure. Sige. I'll go ahead. Wow. That's beautiful. Ang laki naman yan. Manyak! Ay! Ay! Huwag na huwag mong babastusin ang lalabs ko! Ipado! Hindi niya ako binabastos! Eh, ang sabi niya malaki daw eh! Yung kwintas, ito! Sorry. Sorry, Tol. It's okay. I get it. We were just being protective of her. Prox. Sorry, ha? It's okay. Nay, it's okay. Dalian mo na, Bea!
ba nabigay sa iyo ng kwintas na yan? Ano pa? Ano po ang binigay niya? 20 million po na trust fund. At tinanggap mo naman. Nay, nakiusap po siya na tanggapin ko. Hindi mo pa rin dapat tinanggap! Diyos ko naman, Ikay! Simple-simple na makindihan yung taong yun, lalong-lalo na siya, di ba? Nay, hindi ho ganun kasimple, Nay. Sabi ko na, alam mo, simula nung gabi, na magkakasama kayo ni Raven, alam ko na. Alam ko na may nagbago. Kung ano man ang nakita mo doon, kahit ano pang narinig mo, huwag mo pa rin iwalaan. Nay, hindi niyo maintindihan. Akala ko pamantin, magiging matalino ka? Nay, hindi niyo kasi maintindihan dahil wala kayo doon. Kapag nakita na tatay mo yan, kapag nalaman niya yan, anong palagay mo magiging reaksyon ng tatay mo? Hindi mo na naman naisip. Bakit kayo, Nay? Sinabi mo ba yung totoo tungkol kay Mayor? Ano pong totoo pinagsasabi mo? Ano bang totoo? Simula pa lang nun, alam mo na. Sinabi ko sa'yo, sino siya, ano siya sa buhay natin, sinabi ko lahat sa'yo, Ikay. Pero sabi mo sa akin, Nay, masama siyang tao. Na dapat ko siyang kalimutan. Dapat ko siyang iwasan. Nay, buong buhay ko galit na galit ako sa kanya dahil akala ko ayaw niya sa akin. Na nung pinakawalan ka niya, akala ko pinakawalan din niya ako ng ganun-ganun lang. Pero hindi, di ba? Hindi yun yung totoo, di ba? Ngayon, alam ko na yung totoo. Buhay ko, magsisisihan lahat ng mga pagkakamali ko. Lahat ng pagkakamali ko na hanggang ngayon ang pagtado pa buhay mo. Buhay ng mga kapatid mo. Ang buhay ko, magsisisihan. Pero meron ako isang bagay na hindi pagsisihan. Ayun na, inilayo kita sa kanya. Alam mo kung bakit? Dahil alam ko yung pakiramdam. Alam ko ang pakiramdam na maging pangalawa ka lang sa ambisyon. Araw-araw, parang ang tanga, yung hihintay ka lang doon. Maaambunan ka ba ng atensyon na yun? Maaambunan ka ba ng pagmamahal? At hindi yun ang buhay na gusto ko para sa'yo. Gusto ko mas maging masaya ang buhay mo. Itong lahat ng ito, nahanap ko ito sa tatay mo. Na nagbigay nito sa atin. Ito ang nakikita mo, ito ang meron tayo ngayon. Ito ang pinakatamang desisyon na ibinigay ko para sa iyo. Ito ang pinakatama. Kaya huwag na huwag ka magpapalaso ng utak mo dyan sa lalaking yan. Oo, Ikay, marami siyang pwedeng sabihin sa'yo. Marami siyang ipamumunmut sa'yo ng mga kayamanan. Kaya niya ibigay sa iyo, pero yun lang ang kaya niya ibigay! Wala na iba! Oo, nahihirapan siya, nagagalit siya sa ginagawa ng pamilya niya. Pero sa palagay mo, kaya niya takilikuran yung pamilya niya para sa'yo. Hindi! Hindi niya yung gagawin para sa'yo, Ikay! Hindi niya yung gagawin para sa'kin, hindi niya gagawin para sa'yo. Sige, kina. Galit ka ba sa'kin? Galit ka na. Magalit ka na sa'kin. Sige na. Sige na. Hindi ako na lang pabarasahan mo. Sige na. 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 Huwag gawin ito sa tatay mo. No! Whatever happened between us that night, one time lang yun. It
it's not going to happen again. And I'm already working things out with my husband. Audrey, please. Come on. Don't do this to me. Mag-uusap lang naman tayo eh. Nandito ako sa labas ng bahay mo. Pwede kang lumabas o ako na lang yung papasok kung gusto mo. No! Leave! I want you to leave. Leave right now. Yun yung gusto kong gawin mo. Leave me alone! Sa tingin mo ba, napapahid ako ng basta-basta mo na lang akong isasantabi? Just because okay na kayo ng kapatid ko? I'm not some massage chair that you can use whenever you're stressed. Eh kung sabihin ko kay Papa ng tungkol sa atin, ha? Do it! Go! Sabihin mo! At sasabihin ko sa kanya kung paano mo ako minanipulate. How you took advantage of me. Ginamit mo lang ako. Ano? Sino sa tingin mong papaniwalaan ni Papa? Ikaw o ako? Then I'll tell your husband. No. No, you won't. Kasi takot ka sa magiging reaksyon ni Papa. Yung kiss nga hindi mo nasabi, ito pa. Alam mo kung bakit, Mom? Because you are a coward. A failure. Kaya hindi mo ito magagawa. Kaya pwede ba, Bobby? Stop it already. Stop it with the threats. Because you're only embarrassing yourself. Sa rooftop ko nung nakilala si Rika. Bago pa siya nagtrabaho dito. At bago ko pa nalaman yung nangyari. Sa rooftop? Sa Constantine Building. Engineer. Good morning. Morning. Morning, Rika Rix. Good morning. Mr. Invested. Sabi ko forfeited na yung lunch, pero sige na.